Hi! Welcome or welcome back to my channel. Ayan, for today's video ay isang pampaputi na naman yung gagawin natin. And ayan, nung napanood ko nga to, sobrang na-amaze ako kasi within 30 minutes lang nakita na natin yung result niya. Nakita ko na yung result niya and within one application, ayun. Andiyan na agad yung result, makikita mo na agad na puputi yung skin mo. So ayan, gustong-gusto ko din siyang itry and para makita ko din sa sarili ko kung mag-work ba siya sa akin or hindi. Ayan. And, ayun, nag-decide nga ako na gawan din to ng video, ayan, para ma-share ko rin sa inyo. And, kung mahilig ka sa mga pampaputi o isa ka sa mga gustong pumuti o nagpapaputi ng skin, ayan, this video is for you. Ayan, palagi pa rin natin tatandaan na we all have different type of skin and iba-iba din yung pag-react ng skin natin sa kung ano man pinapahid natin sa balat natin. DIY man yan or hindi. And, syempre, bago tayo mag-proceed dito sa DIY na to na pampaputi, ayan, kailangan mag-patch test muna tayo para malaman natin kung magkakaroon ba tayo ng skin allergy or skin irritation or something. Then, kung wala naman, saka tayo mag-proceed. So, ayan yung kakailangan natin. Kakailanganin natin dito sa ating video ay medyo madami-dami pero mga mura lang naman siya ng mga ingredients and sometimes yung iba na mga gagamitin natin ng mga ingredients dito is available na talaga siya sa ating kitchen and sa gamit nating panligo. So ayan, let's proceed to the video. So syempre ang kakailanganin natin number one is itong ating lalagyan kung saan natin siya hahaluin. And yung spoon or tinidor. Ayan. Ayan, pinakialaman na palagi ng aking baby. Pinakialaman na lahat. Give me that. So, ayan, yung baking soda. Baking soda ang kailangan natin. Ayan. And, doon kasi sa napanood ko, wala siyang mga nakalagay na mga measurements. So, dito, tatansyahin na lang natin siya. Siguro enough na gamit sa isang gamitan. Yan, so. Yan. Ito, baking soda. May mga videos din ako about dito. Yan, maglalagay na lang ako ng link dun sa description box and check nyo na lang dun yung ibang videos ko about sa pampaputi din. May mga natural din ako dun ng mga pampaputi na ilalagay na links. Siguro depende sa dami kung alin yung part ng katawan natin na gusto nating pumuti. So ayan, ganito lang yung baking soda natin. Ganyan na siya kadami. And yung ating whitening lotion, ayan. Ayan. Ganun lang din siya kadami. Konti lang din, ayan. Ito yung lotion, ah. Oh. And, ala, give me that! Yes. Kung matatandaan nyo, ito yung sabon na ginamitan natin ng sodium chloride, yung Belo. Ayan, wala kasi akong yung available na na naka-bar. Ito na, naka-ano na siya, diluted na siya dito. So, ito na lang yung gagamitin ko. And, hopefully, ganun pa rin yung magiging, ano niya, effect niya, yung bisa niya sa skin natin. Ayan, tansya na lang rin. Ayan. And excuse me. Ayan, ganyan kadami. And for our final ingredient sa ating DIY pampaputi na pwede din natin siyang gamitin as pampa-fade ng scars natin since i-bleach natin yung skin natin. Mabibleach din yung mga scars natin. Ay yung ating hydrogen peroxide. Ayan. Siguro mag-a-add pa tayo ng baking soda. Mix lang natin siya ng ayos. Then, i-apply na natin siya sa skin natin.
try natin dito sa kamay ko na lang. Yan, hindi ko siya lalagyan buo. Yan, para i-compare natin kung may mangyayari na hati sa ating kulay. Ayan. And once na-apply na natin siya sa ating skin, mag-wait tayo for 30 minutes. And bago natin siya babanlawan, then makikita na natin yung result niya. So, ayan. Magkakape muna ako. So, ayan, habang natutuyo siya, mas nagiging thicker yung consistency nung ano, nung mixture na nilagay natin dun sa ating skin. And, ayan, yung iba nga, tuyo na. Yung iba naman, hindi pa siya tuyo kasi medyo makapal yung lagay ko dun sa ibang part. And, ayan, babanlawan na natin siya. Ayan. So, ayan, nabanlawan ko na siya. Ang puti niya, oh. Namuti siya. Ito yung peklat ko, yung keloid. Ang puti. And, ayan, kung makikita ninyo, meron siyang hati dito. Ito, medyo dark. Ito yung maputi. Ito yung in-applyan natin. Ang ganito. Ang puti niya. Ang puti. And, ang bango. Yung amoy ng lotion. Ayan, oh. Maitim dito. Maputi dito. Ayan, oh. Diba? Mas maputi. So yan, medyo pinawisan ako dun sa result kasi hindi talaga ako makapaniwala na ano siya, nag-whiten siya. Ayan. Thank you, Daddy. Okay. Ayan, ang kailangan lang nga natin, after natin na gumamit nito, is syempre maglalagay tayo ng lotion kasi meron siyang hydrogen peroxide yung ginamit natin. And may tendency siya na makapagpa-dry ng skin natin. So, ayan, the best way para maiwasan natin yung pagkakaroon ng dry skin is yung maglalagay tayo ng moisturizing lotion. Ayan. And iwasan din natin lumabas para hindi masunog yung skin natin and hindi masayang yung ginawa natin na treatment sa pagpapaputi ng skin natin. And hindi natin 'to pwedeng gawin araw-araw kasi nga masisira yung skin natin. Ayan. Gawin natin 'to 2 to 3 times a week lang.